Isang babaeng hindi maganda ang kasuotan at may namamanglaw na mukha ang naglakad papasok sa isang grocery. Lumapit siya sa may-ari ng grocery nang may pagpapakumbaba at tinanong kung papayagan ba siyang makautang ng ilang paninda nito. Marahan niyang ipinaliwanag na ang kanyang asawa ay may malubhang sakit at hindi makapagtrabaho at mayroon silang itong anak na kailangan nilang pakainin. Kinutya siya ng may-ari ng grocery at hiniling na umalis na siya sa tindahan. Dahil sa pangangailangan ng kanyang pamilya, ay nagpumilit ang babae na nagmamakaawa sa may-ari ng grocery na kanyang sinabi, "Sige na po, Ginoo. Dadalhin ko po sa iyo kaagad ang pera sa lalong madaling panahon." Sinabi sa kanya ng may-ari ng grocery na hindi siya maaaring magbigay sa kanya ng pautang dahil hindi siya kilala nito at hindi niya alam kung saan sisingilin ang babae kung maniningil ito. Nakatayo sa tabi ng counter ang isang customer at narinig ang usapan sa pagitan ng dalawa. Naglakad papalapit ang customer at sinabi sa may-ari ng grocery na siya na lamang ang magbabayad para sa anumang kailangan ng babae para sa kanyang pamilya. Subalit, sadyang masama ang loob ng may-ari ng grocery kung kaya't gumawa pa ito ng ibang palusot. "Meron ka bang listahan dyan ng mga grocery?" tanong ng may-ari ng tindahan. Sumagot ang ginang at sinabing, "Opo, Ginoo." "Okay, ilagay mo ang listahan ng iyong grocery sa timbangan kong ito at kung ano ang katumbas ng bigat ng iyong listahan ng grocery ay siya rin timbang ng mga paninda na ibibigay ko sa iyo." Nakangiti na may pagkatusong sabi ng may-ari ng grocery. Nagulat ang ginang sa sinabing ito ng may-ari ng tindahan. Ngunit dahil na rin sa kagipitan ay pumayag sa gustong mangyari ng may-ari ng grocery. Pagkatapos ay umabot siya sa kanyang pitaka at kumuha ng isang piraso ng papel at may isinulat dito. Pagkatapos ay inilapag niya ang piraso ng papel sa sukatan ng maingat na nakayuko pa rin. Ang mga mata ng may-ari ng grocery at ang customer ay labis na namangha nang bumaba ang kabilang pani ng timbangan at tumigil. Ang may-ari ng grocery na nakatingin sa timbangan ay dahan-dahang lumingon sa customer at sinabing masungit, "Hindi ako makapaniwala." Ngumiti ang customer at sinimula ng merchandiser ang paglalagay ng mga grocery sa kabilang pani ng timbangan. Hindi pa rin nagbalanse ang sukatan, kaya't nagpatuloy siya sa paglalagay ng higit pa at higit pang mga grocery sa kabilang timbangan hanggang sa hindi na mahawakan ng mga antas. Nakatayo roon ang may-ari ng tindahan na labis na naiinis. Kinuha niya ang piraso ng papel sa timbangan at tiningnan ito na may labis na pagkamangha. Hindi ito isang listahan ng grocery. Ito ay isang panalangin na nagsasabi, "Mahal kong Panginoong Diyos, alam mo ang aking mga pangangailangan at iniiwan ko ito sa iyong mga kamay." Ibinigay sa kanya ng may-ari ng tindahan ang mga paninda na kanyang natipon at tumayo na tulala at tahimik. Nagpasalamat sa kanya ang ginang at umalis na ng tindahan. Ang customer na nakasaksi sa mga pangyayari ay nag-abot ng 2,000 piso ng bayarin sa may-ari ng grocery at sinabi, "Kunin na ninyo ito, sir. Bayad ito at sobra pa yan sa nakuha ng ginang." Ilang sandali pa ay natuklasan
ng may-ari ng grocery, ang balancer na kanyang timbangan ay sira. Sa makatuwid, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung magkano ang bigat ng isang panalangin. Mga ka-mom and daughter, kung naibigan mo ang kwentong ito, pakishare naman po sa mga social media na meron ka. At kung bago ka sa akin channel, huwag mo naman pong kalimutang mag-like, share, and hit na rin po ang notification bell para po sa mga susunod nating mga kwentong nakaka-inspire ay ma-notify po kayo. Maraming salamat mga ka-mom and daughter.